Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa accounting cycle. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa statement of cash flows. At magsimula tayo sa pagbabasa ng kanyang textbook definition. Ang sabi dito, statement of cash flows, it provides information about the cash receipts and cash payments of an entity during a period. By the name itself, patungkol talaga siya sa cash at sa behavior ng cash. In a sense na merong perang pumapasok, okay? At meron ding lumalabas, okay? In a certain period of time dun sa specific na company. Kumbaga, ang cash flow, ikinikwento mo kung anong nangyari dun sa pera, okay? Ilan ang pumasok, magkano yun, di ba? Magkano ang lumabas, okay? Tuloy po natin. It is a formal statement, kumbaga part talaga siya ng required na isinasubmit na financial statements, okay? That classifies the cash inflows or the receipts and the cash outflows into operating, investing, and financing activities. Kumbaga, okay, yung cash as to activity nahahati dun sa tatlo. Ina-identify mo. Kumbaga, saan mo ba ginamit yung pera mo? Okay? Ginamit ko ba siya sa operasyon? Parang ganun. Operating activities. Ginamit ko ba siya sa pag-i-invest? Okay? Investing at saka yung financing, yung pagkuha ng source of fund, financing na nga. Sa madaling salita, ang cash flow statement, hindi mo lang kinikwento kung magkano yung pumasok at lumabas na pera, but rather dinadagdagan mo pa ng detalye. Again, naglalagay ka pa ng detalye. Siya ba ay saan mo mismo ginamit? Operating, investing, and financing. Okay, mas liwanagin pa po natin. Ano yung operating activity? Sabi dito, it involves providing services and producing and delivering goods. If you can remember, okay, meron po tayong tatlong klase ng business, di ba? Service, merchandising, and manufacturing. So ito mga yun, service, okay, producing, manufacturing, delivering. So pwede po yan ay sa, sa merchandising, kasi nga dinideliver mo, ibinibenta mo. Ang punto lang natin ay ganito, okay? Kung sakaling yung pera ay related sa mismong operation ng negosyo, ang tawag doon ay operating. Kasi nga related siya dito sa mga to. Whether it is pagpasok o paglabas, okay? Basta't patungkol sa mga to, yun po ay bahagi ng operating activities na nga. Okay, halimbawa, namili ka ng paninda mo, ibinenta mo. Okay, nagbayad ka ng sweldo ng mga empleyado doon sa laundry shop mo. Okay, something like that. Okay, nag-produce ka ng ano, nag-manufacture ka ng ano, ng kahoy, di ba? Napapuntang lamesa, okay? Kasi ikaw ay manufacturing. So yung pagbili mo nung mismong kahoy, pwedeng part siya ng operating kasi nga yun yung negosyo mo. Okay, ayan ang operating, yung directly related sa kung ano yung purpose nung buhay nung negosyo natin. Okay? So ano naman itong investing? Ang sabi dito, investing activities, it include making and collecting loans. Actually, ikaw yung nagpapautang. Okay? You make and you collect. Di ba? You collect. Hindi ka nagpipay kung ikaw ang namumulikta. Di ba? But rather, ikaw ang nagpautang. Okay? Acquiring and disposing of investments in debt or equity securities. Merong investment na binabanggit. Kasi nga, investing activities. And obtaining and selling property and equipment and other productive assets. Ang punto, okay? Pag investing activities, hindi yan yung mismong negosyo mo. Kasi ang mismong negosyo mo ay part ng operating. But rather, ito yung pertaining dun sa mga assets, okay? Na matatagal, I mean, yung ano, ginagamit mo sa negosyo, yung property and equipment, yung totoong nag-i-invest ka, okay? At saka yung nagpapautang ka ng loans na basically ay long term, okay? So ang punto natin, okay, ang investing ay parang other, okay? Yung matipong, ayun na nga, yung mga ganitong mga pinagagawa mo, okay, doon mo ginamit yung pera mo. Hindi doon sa mismong purpose ng negosyo mo. Kasi maaaring meron kang sobra, nilagay mo nga as investment in debt or equity securities or kung ano-anong pinagbibili mo na mga malalaking asset na ang effect ay hindi lamang sa period na to, but rather sa mahabang panahon pa. Okay? While these financing activities, ang sabi naman dito, include obtaining resources from owners and creditors.
Kung yung investing, ikaw ang parang may pera, okay, nag-invest ka nga eh, well, yung financing is yung kabaliktaran. It includes obtaining resources, okay? Kumbaga, kaya nga nag-financing, di ba? When you say, naghahanap ka ng financer, naghahanap ka ng tutulong sa mga pangangailangan mo. Kumbaga, obtaining resources. So basically, kung yan ay cash flow, cash ang hinahanap mo. Na kanino galing? Maaaring galing doon sa mismong may-ari. Therefore, yung additional investment ay part ng financing activities, di ba? At kahit yung pag-withdraw niya ay dito din. Kasi nga, owner yun yun. Ano? O kaya ay creditors, yung pangungutang, okay? Kasi nga, pera pa din naman yun, may kukuha ka pa din. Hindi yung pangungutang, okay? Dahil bumili ka ng merchandise, inutang mo, okay? Parang yun, namili ka na part ng operation, hindi po yun. But rather yung pangungutang dito, okay? I mean, hindi yung accounts payable, di ba? Yung pangungutang dito is yung something na hindi related dun sa mismong business. Kasi kapag related, operating pa din. I mean, yung inutang mo, gagamitin mo, hindi pang araw-araw sa operation, but rather sa mas malaking bagay. Halimbawa, patayo ka ng building, nangutang ka sa bangus, yung act ng pangungutang, financing yun, okay? Eh, kasi nga malalaki yung amount din. Saka hindi nga talaga related dun sa mismong negosyo mo. Okay? So yun yung tatlong klase ng activities. Now, paano gawin yung cash flow? So therefore, lagyan mo po ng heading, okay? Pangalan ng business, okay? Ano yung ginagawa mo? At saka lalagay mo for the year ended. Bakit for the year ended? Kasi natural, kwento yan ng pera. Mula sa simula hanggang pagpunta ng end of the period. So therefore, dahil may takbo ng panahon, ang gagamitin mo ay for the year ended. Hindi specific na December 31. Di ba nga kinaklasify mo sa activity? Meron bang activity kung walang paggalaw? Di ba wala? Kailangan talaga period of time. Okay? So paano siya gawin? So kailangan mo lang ilagay yung ano, cash flow from operating, investing, and financing. Ang presentation yan, pwedeng add or deduct yan. Kasi nga, ang behavior ng cash ay dalawa. It can be increase or decrease, okay? So, ang assumption na natin, kunyari lahat increase, something like that. Pero hindi natin masasabi kasi nga, may detalye pa yung mga yan in between. Yun na nga yung it includes yung mga binabanggit dito kanina. So, therefore, we will get the net increase, or yun na nga yung change, okay? Change can be increase or decrease in cash. Okay, whatever it is, yun kagaling dito sa tatlong ito, at yun yung epekto for the current period. Current period ito. Kasi nga yung activities ay yung nangyari ngayong taong ito. So ito yung pangayong taong ito, meron kang cash balance nung simula. So therefore, nandiyan, i-add mo. Kasi yung nangyari for the period, kumbaga, January 1, may balance eh. May nangyari during the period, ito yun. I-plus or minus mo, depende dun sa effect. Nung cash, i-plus or minus mo yung dalawa. Then therefore, you will get what? Okay? You will get the ending. Kaya po ganyan. Parang pinakita lang yung effect for the period, beginning, and then you will get the ending. That's how we do cash flow. Mukhang simple lang, pero ang komplikado niyan ay yung nandun sa loob. Actually, meron pang ang dalawang method yan. Yung direct method and indirect method. Okay? So ngayon, what's the good news? Okay? Ang ginagawa lang natin dito sa service business accounting, ini-explain lang natin ang medyo konting detalyado yung cash flow. Pero kung paano to gawin, actually yung nitty-gritty nito, hindi po natin nire-reveal. O kasi masyado pang maaga. Okay lang ba na gawin natin sa merchandising business, okay? Itong presentation ng cash flow para mas kompleto. Okay, kaya kung hindi man natin magawa ngayon, kahit sa higher accounting, sa intermediate accounting natin ito pag-usapan. Kasi sa lahat ng ano, ng financial statement, ito yung medyo mas komplikadong gawin kasi mas lalo ka pang nag-iisip. Kailangan mo munang makuha yung behavior ng cash. Kailangan mo mas maintindihan pa itong mga ito eh. Itong mga ito, magagets mo na ba yan yung investment in debt and equity securities sa panahon ngayon? Di ba hindi pa? Napakababaw pa ng alam natin sa accounting. Kaya most of the ano, most na nang tuturo ng fundamentals of accounting, palagi nilang pinapahuli or nilalaktawan itong cash flow. Kasi magiging unfair din naman doon sa nag-aaral. Pero tayo, ang ginagawa lang natin, okay? Parang nagbibigay lang tayo ng kaunting introduction. So, again and again, wala po tayong problem solving na mangyayari ito. We are just parang giving information. What is this
cash flow statement. Kung sakaling hindi mo naiintindihan sa ngayon, okay lang. Okay lang, huwag kang mag-alala. May tamang panahon dun. Okay, parang overview lang ngayon. Okay, kung ano yung mga yan. Okay, so, kung meron kang natutunan, kahit pa paano, pwede niyong i-like itong video lecture na ito. Kung sakali namang gusto mo pang may mas matutunan, nandito yung ilan pa namin mga video lecture, maaari niyong mapanood. Okay, so yun lamang po at maraming salamat.